Unang-una sa lahat mga idol, shoutout sa lahat ng mga solid Marsay supporter natin. Sa mga Marsay Warriors, shoutout sa ating mga member na walang sawang sumusuporta sa ating channel. Taos pusong nagpapasalamat ako sa inyong mga idol. Maraming salamat din sa laging nagko-comment at nagsishare sa ating mga bagong app. Shoutout kay Idol Amadio Flores, kay Gerald Danuevo, Norlin Picatsi, Lady BC23MB, Jose Fasipcador, Sunny Anya TV, Rona Villalos. Sa aking kapatid ang palatandaan, pakisupport ang kanyang channel mga idol. Shoutout din sa lahat ng mga OFW, sa mga blind community, at sa lahat ng mga security guard sa buong Pilipinas. Mabuhay po kayong mga idol. Simulan na po natin ang ating kwento. Sa isip ni Tata Kanuto, gusto niya lamang nasubukan itong si Mamang Tasing. Hindi na tama ang mga plano nitong si Anastasia. Hindi siya ganun kasama. Kaya mabilis siyang nagpaalam kay Anastasia na makauwi na. May plano na itong si Tata Kanuto. Kakausapin niya si Mamang Tasing at balaan ang mga ito tungkol sa plano nitong si Anastasia. Nang maglalakad na itong si Tata Kanuto palayo doon sa kubo nitong si Anastasia, sabi pa nga ng barangan sa kanya, "Tandaan mo, Kanuto, ang napag-usapan natin. Mamayang gabi, sabay natin na atakihin ang mga ito." Wika ng barangan habang tumatawa ito. Hindi na ito pinakinggan pa ni Tata Kanuto. Tuloy-tuloy ito sa paglalakad palabas ng kakahuyan. Pagkatapos, binaybay na ito ang gilid ng malawak na palayan, papunta na doon sa bahay nila ni Aling Naida. Buo na ang balak nitong si Tata Kanuto. Ayaw na niya sa usapan nila ng kanyang pinsan na si Anastasia. Ilang sandali pa nang marating nito ang bahay nila ni Aling Naida, agad na tinatawag nito si Mamang Tasing at ang mga batang kasama ni Aling Naida. Sa pagkakataon naman na iyon, nasa kusina itong si Mamang Tasing kasama itong si Lorna. Nagsusunog ang mga ito ng mga dahon ng makahiya at mga makabuhay. Ibudbud nila ito sa buong paligid ng bahay mamayang pagkagat ng dilim. Ngunit napatigil ang mga ito sa kanilang mga ginagawa nang marinig ang tumatawag sa labas. Inutusan ni Mamang Tasing itong si Lorna na tingnan kung sino ang tumatao sa labas. Ilang sandali pa, tumatakbo itong si Lorna pabalik ng kusina at humahangos. Wika agad nito, "Mamang Tasing, Mamang, naku po, si Tata Kanuto ang taong nasa labas." Nabigla itong si Mamang Tasing. Ang katanungan ngayon ng kanyang isip kung ano ang ginagawa ng albularyo sa lugar nila. Mabilis na pinuntahan ni Mamang Tasing ang pintuan at binuksan agad ito. "Kanuto, bakit ka naman na parito? Ano ang kailangan mo sa amin?" "Mamang Tasing, pumunta ako dito. Hindi isang kalaban, kundi isang kakampi. Mayroon akong mahalagang sasabihin sa inyo. Magtiwala kayo sa akin." Ilang segundong tinitigan ito ni Mamang Tasing. Sa tingin niya, nagsasabi naman ito ng totoo. At kung may gagawin naman ito sa kanila, walang magagawa itong si Tata Kanuto. Dahil nakabalot na sa buong bahay ang mga orasyon na pambakod. Sigurado siyang manghihina agad ang kakayahan nito kung susubukang gagamitin ang mga kaalaman sa orasyon. Pero hindi nagpabaya itong si Mamang Tasing. Niluwagan na niya ang kanyang laging suot na sinturon na baging. Makalipas ang ilang sandali, pinaupo ito ni Mamang Tasing doon sa sala. Wika pa uli nitong si Tata Kanuto
na kung maaari palalabasin nila itong si Aling Naida dahil kakausapin din niya ito at para na rin makahingi siya ng tawad. Kanuto, mas nakakabuting sasabihin mo na ang pakay mo. Hindi makakalabas ng kwarto si Naida dahil nanghihina pa ito. Tumahimik muna ng ilang sandali itong si Tata Kanuto at pagkatapos muling nagsalita. Mamang Tasing, pinagsisihan ko na ngayon ang pakikipagsabwatan sa aking pinsan na si Anastasia. Naawa lamang ako sa kanya dahil sa ginawa ni Aling Naida na pagpaparusa kay Anastasia, kaya tumulong ako sa kanyang mga plano. Ngunit hindi ko mapapayagan na gagawin niya ang mga pagpatay sa mga taong walang kinalaman. Tumawag kasi si Anastasia ng mga kakamping mga aswang at isang manlalason na si Apo Tiboy galing sa kalapit na barangay para aatake ang mga ito dito sa inyong lugar mamayang gabi. At plano pa ng mga ito na idadamay nila ang pamilya ni Picto na wala namang kinalaman sa mga ito. Kaya ako pumunta sa lugar ninyo para balaan kayo at ipaalam ko sa inyo na wala na kong kinalaman pa sa anumang masamang plano nila. Aalis na ako, Mamang Tasing, at nang makakabalik na ako sa aking kubo, kailangan ko na rin na makaalis dito sa lugar. Baka kung malaman ni Anastasia ang aking ginawang pragtraidor sa aming usapan, baka ako pa ang pagbalingan nila ng galit. Ayaw kong makakalaban ang aking pinsan. Siya na lamang ang natitirang kamag-anak ko sa lugar na ito. Aalis na ako, Mamang Tasing. Nang tumayo na itong si Tata Kanuto at akmang alis na sana, tinawag siya ni Aling Naida na sa pagkakataon na iyon, nasa pintuan na ng kanyang kwarto at inalalayan nitong si Tony. Narinig na din ito ang lahat ng mga sinasabi ni Tata Kanuto kay Mamang Tasing. Wika ni Aling Naida, "Kanuto, kahit na ginawan mo ako ng masama, nagpapasalamat pa rin ako sa iyo dahil sa ginawa mong pagpunta dito sa aking bahay para balaan kami. Tandaan mo ito, Kanuto, hindi tayo magkalaban dahil pareho lamang ang ating mga adhikain ang tulungan ang mga taong nangangailangan at protektahan ang mga ito laban sa mga kampo ng kadiliman. Kung kinalaban ko man ang pinsan mo na si Anastasia, ito dahil mali at may mga ginagawa siyang mga masama sa mga tao." Napayuko lamang itong si Tata Kanuto at lumapit ito kay Aling Naida. May kinuha itong isang tila sa kanyang bulsa at ibinigay ito sa babaylan. "Aling Naida, ang tilang iyan ang ginamit ko sa pagbarang sa iyo. Nakasulat sa tilang iyan ang iyong buong pangalan at ang mga orasyon na pangkitil. Sunugin ninyo ang bagay na iyan pagpatak ng alas 6 ng gabi. Mawawalan na ng saysay ang aking ginawang mga orasyon na pangkitil." Pagkatapos, muling nagpaalam itong si Tata Kanuto kay Aling Naida at Mamang Tasing. Mabilis itong lumabas at naglalakad pabalik doon sa kanyang kubo doon sa gubat. Balak niyang magpakalayo-layo na sa lugar na ito at nang hindi na siya maabot pa ng mga kapangyarihan ni Anastasia. Makalipas ang ilang sandali, lumapit itong si Mamang Tasing kay Aling Naida. Kinakausap niya ito tungkol kay Picto at sa pamilya nito. Napagpasyahan nila, nakakausapin nila itong si Picto para dito na muna pansamantalang titira ang pamilya nito habang mainit pa ang labanan nila sa mga barangan at mga aswang. May ibinigay na panguntra itong si Mamang Tasing sa pamilya nitong si Picto kahapon,
Ngunit pangontra lamang ang mga ito sa mga orasyon. Hindi sila maprotektahan ito kung sakaling atakihin sila ng mga aswang. Inutusan ni Aling Naida itong si Tuni na puntahan at kausapin itong si Pito, bili ng matanda na mayroon lamang siyang mahalagang sasabihin sa kanyang pinsan. Ilang sandali pa, kasama na ni Tuni itong si Pito at pagkapasok pa lamang nito sa bahay nila ni Aling Naida, agad na kinausap ito ni Mamang Tasing at ipinaliwanag na dapat na nilang umalis muna sa kanilang bahay at dumito muna ng ilang araw. Noong una ay ayaw sana nitong si Pito dahil kaya naman niyang protektahan ang kanyang pamilya. Kaya muling wika ni Mamang Tasing, "Pito, may mga kasama ang mga kalaban na mga aswang at isang manlalason. Ako nga ay isang babaylan. Natatakot nga sa kanilang pwedeng gawin. Ikaw pa kaya?" Kaya napapayag na din ni Mamang Tasing itong si Pito. Agad na dinala nito ang asawa at ang dalawang anak. Pagpatak ng 5 ng hapon, nagbudbud na ng mga sinunog na makahiya sina Mamang Tasing, katulong itong si Tuni at Pito. "Mamang Tasing," tanong nitong si Pito, "para saan ba ang mga ibinudbud natin sa paligid? Para ba ito sa mga kalaban natin?" "Oo, Pito. Hindi dalidaling makakalapit ang mga aswang dahil sa mga ibinudbud natin na mga panguntra. Ngunit hindi tatalab ang mga ito sa mga manlalason at mga mambabarang dahil alam ng mga ito kung paano nila ito wasakin. Ngunit kailangan pa rin natin na ilagay ang mga ito, Pito, Tuni, para hindi agad makakalapit ang mga aswang." Matapos ang kanilang mga ginagawa, muling pumasok ang mga ito sa loob ng bahay. Muling nagpausok itong si Tuni ng mga insinso sa kaloob-looban ng bahay. Nagtirik din ng mga kandila itong si Mamang Tasing sa loob ng kwarto ni Aling Naida. Sinunog na din nila ang ibinigay na tila kanina ni Tata Kanuto. Pagkatapos, nasa pantawan ang mga ito nakaupo at nagmamatyag sa buong paligid. Sabi kasi ni Tata Kanuto na ngayong gabi aatakihin sila ng grupo nitong si Anastasia. Kasama niya doon sa pantawan ng bahay sina Tuni at Pito. Ipinagamit nitong si Mamang Tasing ang kanyang buntot pagi kay Pito habang mayroong hawak na mahabang itak itong si Tuni. Sina Pito at Tuni, nakaramdam na ang mga ito ng kaba dahil ni minsan hindi pa sila nakakita ng mga aswang, lalo na wala pa silang karanasan sa pakikipaglaban sa mga ito. Ngunit kailangan na protektahan nila ang kanilang mga buhay at itong si Aling Naida. Kasama naman nila itong si Mamang Tasing. Wika ng babaylan sa kanila, "Huwag kayong matakot, Pito, Tuni. Ang mga hawak ninyong mga armas ay lubhang kinatatakutan ng mga kampon ng kadiliman. Nandito din ako at hindi ko kayo pabayaan." Kasama naman ni Aling Naida doon sa loob ng kwarto ang asawa at mga anak ni Pito, pati na rin itong si Lorna. Bili ni Mamang Tasing kay Lorna na kahit na anuman ang maririnig ng mga ito, huwag silang matakot. Panatilihin na nakasindi ang mga itinirik niyang kandila. Huwag buksan ang bintana, lalong huwag nilang iwan sa loob na nag-iisa itong si Aling Naida. Lumipas ang mga oras, lumalim na ang gabi. Tanging mga busis ng kuliglig ang kanilang mga naririnig. May ilan din silang narinig na huni ng mga ibon sa paligid. Ngunit mayroong isang huni ng ibon ang nakaagaw ng pansin kay Mamang Tasing. Hindi kasi ito pangkaraniwan at agad na napagtanto ng babaylan.
Naggaling ito sa kampon ng kadiliman.